makukuha mo na siya pang pokeball. Maraming pokeball na ang extra eh. Magandang araw, mga kamabayan. Nagtataka sila, alam, naglalaro pala sila ng Pokemon Go. Magandang araw, Luzon, Visayas, at Mindanao. Siyempre, mapag-uusapan na naman tayo sa League of Minds. Oh. Ito, ako po si Dennis, Dennis Antenor Jr. At ako po si Vian Dacles. At sino makakasama natin? Oh, dali ito mo. Na. Oh, sige, pagbibigyan na kita. Oh, ito ang ating mga kasama, si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Ayan. Good day sa lahat. Good day. Maganda pag-uusapan natin ngayon. Oo, maraming nabibiktima. Maraming nabibiktima. And nabubulag. Oh, ayan nga, ayan nga. Kasi, iba kasi, pag gumastos ka, magkati yung kamay mo eh. Correct. Sa usapang pera. Kasi, it's a credit card. It's like a gun. Magagamit mo yan, but you should be a responsible owner. Credit card holder. Oh. Kasi kung hindi, ikaw mismo ang papatayin sa sarili mong bala. Oo nga. Ah? Baril nga naman. Oh, sige, ano question? Oo, sige. Para maliwanagan kayo. Ayoko nang tatatanong sa mga ganyan. Nabiktima ka rin ba nito? Hindi, actually, ganyan. May credit card naman ako. Pero there was one time na talagang naging nalubog ka talaga, irresponsible ako eh. Umano ako. Ibang klase kasi, ang credit card ko noon, pinalimit ko lang siya ng 70. Oo. Tapos dumating yung panahon na naabot ko yung 70. Oh my. Di, hindi ko na mamalayan kasi every time kasi ang touring mo sa credit card parang cash on hand. Oo, ano lang, sige, gas. Oh, tapos ang feeling mo kunyari pag 70,000 yung credit limit mo tapos naabot mo, if you pay 10,000, feeling mo you have another 10,000. Oo, which is hindi. Which is hindi kasi meron ka pang 60,000 na utang. Oo. Tapos okay. Madadagdagan na naman. Sige, puntahan na muna natin ang ating hashtag HQOTD or hashtag Hugot Question of the Day. At ito ang kanyang katanungan. Ano-ano po ba mga provision pagdating sa credit cards? Bakit mayroong nababoon sa utang nang dahil sa paggamit ng credit card at may pagkakataon pa po ba silang makaahon mula sa pagkakautang? Ano-ano po ang mga maaaring kaharapin ng sino mang mapapatunayang tumataka sa kanilang obligasyon sa kanilang hawak na credit card? Yan. Bakit? So, as what I've said, yung credit card is like a gun. Mm-hmm. Kailangan, you should be a responsible owner ng credit card na yan. Mm-hmm. So, don't forget, ang credit card, ang interest noon is 3.5% per month. Mm. If you times it into 12, approximately 42% per year. Oh, imagine mo, 42%. Ang ibig sabihin doon, if you have 58,000 na utang, hinayaan mo yan, in 5 years, maging 700,000 yan. Oh my gosh! Wala kang gagawin, 58,000. Alit lang yan, 50,000 lang yan eh. In 5 years, yung 58,000 mo, maging 700 to 800,000 pesos. Oh my. Wala kang ginagawa. May utang ka lang 58,000 pesos. Yun yan, ha? Because of the 3.5% per month. Okay. Ang tanong dito, for example, you have a credit card. Di ba, may minimum, yung utang mo, for example, utang mo, 60,000. Ang minimum, for approximately 500 lang yan, di ba? 500, yes. 500, 1,000, ganun. 1,000. 1,000, Okay ba sa atin na magbayad lang tayo ng minimum? Is it enough? Hindi. Kasi kung nagbayad ka ng minimum, may interest ka na 3.5% sa utang mo. Okay. Pero kung hindi ka nagbayad ng minimum, hindi ka pa nagbayad ng utang mo, wala kang binabayaran, 3.5% plus penalty. Oh. So yung 3.5 plus penalty na approximately mga 2-something percent, 3 plus 2 is 5 plus 0.5, 6% per month. Oh my gosh, laki. Yeah, imagine mo, the legal interest is only 1% per month. Kaya pala, they're pushing na kung maumutang ka ng lupa, home loan is only 5.5 to 6.5% per year. Mm. So 0.5% per month lang ang interest noon. So bang liit. Mm-hmm. Kung umutang ka ng sasakyan, ganun din. 6% per year. Mm-hmm. But kung credit card, imagine mo, 3.5% interest plus 2% penalty, 6% per month yan. So if you only pay the minimum, yung mabawas sa'yo, yung penalty lang 2%.
Pero yung 3.5% na doon pa rin yan. So, suggestion ko, if you have credit card, kailangan bayaran mo lahat. Para wala kang interest, wala lahat. Zero interest ang credit card. Zero interest if pag may na-receive kang billing, bayaran mo lahat yan. So, mabayaran mo sa credit card is only the membership annual membership fee lang. Pwede pang na-waive yan. But normally, kailangan bayaran mo lahat yun. Ang tanong dito, may batas ba na mag-regulate sa interest sa penalty? Wala. Walang batas na nag-regulate sa credit card sa penalty sa interest. So, kung ang sabi ng credit card, 3.5%, 3.5%. Of course, sa bank, kung idemanda ka ng banko, pwede ang court will reduce the penalty because on the ground that it is excessive, on the ground that it is iniquitous. Iniquitous ang term sa batas. But hindi ibig sabihin na ni-regulate na kasi walang batas na nag-regulate ng interest. Walang batas na nag-regulate ng interest. Yun ang masakit doon. Yun yan. Ang sabi lang sa batas, you have only to disclose the interest. I-disclose lang ng credit card company, ito yung interest mo. Kung umutang ka, ito yung interest mo. Yun lang kailangan ng batas. But walang nagli-limit kung magkano ang dapat na interest. But don't worry. Kasi ang credit card is very convenient on our part. For example, pupunta tayo ng abroad. Yes. Yung budget mo to go to Las Vegas, for example, 5 million pesos. Example na to. Kaya mo bang dalhin yung 5 million pesos sa bulsa mo? Hindi. Hindi. Kung dalhin mo yan, ma-hold ka sa airport. Baka you are a money launderer. Yes. O ganun ba? Hulihin ka pa. Yan, mahuli ka pa. Or worse, ma-hold up ka or mawala yung cash mo. But if you have credit card, simple card lang. Your credit card may worth 5 million, may worth 10 million. But you should be responsible. Or 50,000, 60,000, malaki na yan. But don't worry kasi walang nakukulong sa utang. Yun ang good news. Walang nakukulong sa utang. Ang masakit kasi, attorney, lalo na sa states, ano, lalo na dito sa may bandang Makati, mayroong mga establishment dito na hindi tumatanggap ng cash. Talagang credit card. Tapos yung pag-transact mo online, hindi ka rin naman pwede magbayad ng cash dyan at susuklihan ka. It's still credit card. So somehow, kailangan mo sa buhay mo yung credit card. Sa ngayon. Yes, kailangan lang credit card, but at least one credit card ka lang, or at least dalawa lang. Kasi may isa lang pwede na. Grabe ka naman. Once, enough na yan. Isa, kasi ibang tao, pito, 10 credit card. Iba't ibang bako pa yan. Alam mo, may ginagawa pala sila dyan. Yung pwede mo pala, kunyari, may utang ka dito, pwede mo palang ilipat dito. Yung utang. Kasi tapos, nga naman, bank to bank lang yan. Tapos pagka ito na naman na iiyak na naman dun sa interest, ilipat mo na naman. May nagkakalokohan na yan. Saka may interest talaga. Tapos, ang problema, yung mga kababayan natin, may hinaharas sa mga credit card companies. Totoo yan. Lawyers, may collectors, okay? Mga demand letters, may tumatawag. Sabi ng batas, may regulation doon. Dati wala, ngayon may regulation na. Yung mga collector agent, bawal tumawag 10 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng umaga. Okay. Otherwise, that is harassment. Except pag ni-request yan ng kliyente. Okay. Bawal tumawag, bawal mag-emails or whatever ang mga collector agents. Pangalawa, bawal i-disclose ang kanilang mga pangalan online, newspaper, na ito yung mga tao na ito, ito yung mga may mga utang. Hindi na mabayad. Kulang yata ang isang periodiko para. Yan. Back to back. Sa dami. Bawal cover sila. To cover. Bawal ang threat. Kailangan hindi sila pwedeng parang i-threat sila or may mga criminal action, bawal yon. Or libel statements na ito yung malaking utang, bawal yan. Kung biktima kayo sa mga collector agents, anong unang gagawin ninyo? Sumulat kayo sa banko na itong mga collector agents ninyo, hinaharas kami. Pag walang ginagawa ang banko or yung banko, yung reason nila, hindi acceptable on your part, you can go to the Banco Central ng Pilipinas. You can file a case against the bank kasi on the ground na yung agent nila, hinaharas ka. And bawal yan sa Banco Central ng Pilipinas circular. Okay. Sa batas ng Banco Central, bawal yon. Okay. Di ba sinabi ko, walang nakukulong sa utang. Totoo yan. Pero, for example, may credit card ka. Dennis Antenor. Sorry, ikaw na example ko, boss. Dennis Antenor.
Okay lang po yan. Hindi na may credit card. Example. My credit card, Dennis Antenor. Address, CCP Pasay City. Address yan. Tapos, tumakbo ka. Umalis ka dito. Lumipat ka sa ibang bahay. Are you liable for some... Are you liable? Sabi ng batas. If may utang ka, at least 10,000 pesos, umalis ka sa ibang bahay, o lumipat ka sa ibang bahay, na hindi mo pinaalam ang credit card company, there is a presumption that you have the intent to defraud. Ah. Yung intent to defraud, pasok na doon ang estafa. Naku! Pasok na doon. Kasi, hindi ka makukulong sa utang, but makukulong ka because sa panloloko. Oo, sa pagtakbo mo. Yun yan, intent to defraud. There's a presumption, basta ang sabi ng batas, at least yung sweldo mo, o yung utang mo, 10,000, tapos hindi mo pinaalam sa credit card company na umalis ka. Kasi dapat mag-update ka. Yes, ganoon. Otherwise, kung hindi, pwede kang inimanda, estafa. Pasok din ba dyan, attorney, yung mga... palit na mga numbers ng cellphone. Walang problema, but you have to inform. Mm-mm. Pero kung kunwari... Pero sa cellphone, hindi. Ang batas, address lang. Address lang. Okay. Hindi ka makukulong because of utang. Makukulong ka sa panloloko. Intent to defraud. So, aanggulahan mo lang pala yun. Yan. Pero paano ito, attorney? Kasi ang tanong niya, paano siya makakaahon eh? Makakaahon eh. Mayroon pa bang chance? Yes, pwede. He or she can negotiate. Okay. For example, ipakat niya yung credit card niya, then sabihin niya sa credit card, okay, I will just pay monthly, gano'n. Eh, pwede naman. Pwede siya mag-negotiate. But hindi pwede mag... In negotiation, don't forget, in negotiation, you should have a budget. Anong budget? Cash! Ah. Okay, hindi pwede mag-negotiate ka sa bangko, babayaran ko yan, tapos laway lang puhunan mo. Dapat... Okay, babayaran kayo. Ito yung kalahati. Yung kalahati, pwede tayo mag-usap. Hindi pwedeng salita lang. In negotiation with a bank, lalo na pag bangko, siguris na yung mga bangko eh. Pag if you negotiate with the banks or any other establishments, kailangan may bullet ka. May bullet. Okay, that's first rule in negotiation. You should have a bullet. Don't negotiate if you have no bullet. Pero attorney, kasi madalas ano, pagka ako'y humihiwalay sa asawa ko at dadala ko yung mga anak ko, tapos naglililibot ako sa mall, tapos tatanong ako sa mga, yung mga malaking TV, tatanong ka, magkano to, 128 po sir, ang tanong nila, may credit card po kayo? Yan. Bakit? Ikikredit card ko? Hindi ho, tinatanong ko lang, hindi ko naman ang sinasabi na ikikredit card ninyo, ikakash ninyo. Tatanong ko lang ho kung may credit card kayo, sabi niya. Bakit? Sabi ko gano'n. Ilan ho yung limit? Sabi niya gano'n. Sa ngayon, 140. Bakit? Malaki ho ba yung ano niyo? Hindi ho. Mga ano lang ako dun eh. Parang mga 3,000, 4,000. Yan ho ang problema. Kung tutusin, pag maliit yung mga utang mo, hindi ka nila pautangin. Kasi standing mo na yun. Itong taon to, malaki ang utang nito. Pero marunong siyang magbayad. Kasi hanggang sa ngayon, hawak pa niya yung credit card niya. Ibig sabihin, inaalagaan niya. Yung credit standing, it can be an asset in some way. In some way. Pagka ikaw daw eh, kunyari, bibili ka ng bahay, puta ka ng pag-ibig, di ba? Tatanungin nila, may credit card ka ba? Aalamin nila yung track record mo kung ikaw ay nagbabayad ng utang. Ganun yan. Kasi sa states ganun daw yan eh. Yung kung tawagin doon is credit line ba 'yon? Credit line. Parang points, points. Kapag mataas yung ano mo, pag nakita nilang treat, isa yung credit card mo at kukuha ka ng kotse, may investigation pa yan. Pag tatlo ang credit card mo, wala na yan. Within the day, makukuha mo na. Ibig sabihin, magaling kang mag-handle ng utang. Sometimes, it can be, you know, an asset sa buhay. Ganun yan. Kasi, pero, padalas, hindi. Kailangan, you should be responsible. That's a moral lesson. In credit card, you should be responsible. Very simple eh. You have to treat your credit card as your cash. Don't spend beyond your means. Spend within your means. Eh, hindi lang. Kailangan, for example, yung credit card mo, limit mo 70,000. Kailangan, may cash ka 70,000 sa banko mo. Ayaw mo lang dalhin yung cash mo. You have to treat your credit card as your cash. As your cash. Okay, for example, yung pera mo sa banko is only 20,000. Yung credit limit mo 70,000. You spend 70,000. You are a responsible person. Oh. Okay,
For example, yung cash mo is 20,000, you can use your credit card worth 20,000. Spend within your means. Mm. Kasi if you spend beyond your means, problema yan. Oh. Yun yan. Sabi nga ni Oprah, if you can't buy it in cash, then don't buy it. Oh. Yes. Kung meron kang cash sa bangko na 50,000 at bibilin mo sa credit card mo ay 5,000, it's okay. Oh, walang problema. Walang problema. At pasok pa siya sa 50,000 na meron ka. Oh, ganun yan. And very so, safe pa pala ko. Oh, ganun yan. Basta ang moral lesson is be responsible. Be responsible. Don't spend beyond your means. Oh. Within your means or below your means. Not below. Beyond. So you have to know, magkano ba? How much is your net worth? If you as a person, dapat alam mo na, magkano bang halaga mo? You should know it. Ako mataas. Oh, yun yan. Then dapat, magkano ba ang halaga mo? Magkano ba ang halaga mo? And dapat alam mo, dapat alam mo yan kung magkano ka. Then you only spend via within that value. Sabi ko, ang halaga ko is 20,000 lang. O 10,000 lang ang halaga ko. Kailangan you spend only within the 10,000. Within the 10,000. Kasi yung value mo is 10,000, you spend 50,000, you are very responsible. Malulubog ka sa utang. Of course, walang nakukulong sa utang, but you can be blacklisted. Pag blacklisted ka, whether we like it or not, we need banks. Okay. Paano tayo mag-loan sa banko if blacklisted ka? Oh, di ba? That's why, don't spend beyond your means and you have to maintain, alagaan mo yung pangalan mo, yung credit line mo sa banko, alagaan mo yan. Kasi in the near future, whether we like it or not, kailangan natin ang banko. Oh, yun yan. Saka makakatulong talaga sa iyo yan kung aalagaan mo ng maigi. Oh, be responsible. Oh. Makakatulong yan sa iyo. Basta pag inabuso mo yan, lahat naman ng bagay kapag sumusobra, masama eh. Oh. Nakakasama sa iyo. Basta if you have credit card, dalawang question lang. First, dalawang moral lesson lang. First, don't spend beyond your means. Know your net worth. Kung hindi mo alam yung net worth mo, huwag kang magbintay ng credit card. Kasi yung credit card, kung yan, parang pagkain yan na sa harap mo, paano mo hindiin? Paano mo tanggihan na nandiyan na yung litson eh? Di ba? Yung credit card nandiyan eh. Nangangati ka na. Worth 70,000, worth 100,000 to eh. So, what will I do? Oh, ganun yan eh. Parang nakakaisip, ay may bago, ay naku, may iPhone 7. iPhone 7. Ano ba ngayon? August, November. November, may iPhone 7 na. So, tanungin mo, kaya ba sa means ko? Oo. Magkano bang halaga ko? Oo. Bagay ba sa akin yung i7? Oo. Kung hindi bagay sa'yo, huwag na. Oo. Oh, ganun yan. 3210 na lang siguro. Oo. Ganun yan. Yun, bagay sa'yo. Oo. That is very less. Ito naman, bagay naman to. Bagay sa'yo, 3210. Oo. Yun yan. Kasi, para at least, kasi ang daming mga Pilipino, okay, sa daming pumupunta sa akin, ha? Lubog sa utang. Oh. Lubog sa kasi utang. Nasisilaw kasi yan. Kasi nasisilaw. Kasi hindi nila alam yung dalawang question. Dalawang issue. Don't spend beyond your means. Know your net worth. Yung net worth mo, ganyan lang. Tapos you are very ambitious. May isa kong, kilala ko, yung cellphone niya, i6 or iPhone 6. Ganyan. Ganyan, cellphone niya. Tapos hindi siya... Hindi kumakain. Oh, wala pang kain. Walang pang kain. Pero sa cellphone, nagaganda. iPhone 6. Mm-hmm. Oh. So it means, hindi mo alam yung value mo. Huwag mong piliin ng luxury. Oh. Pero yung needs mo lang. Actually, pagka ikaw ay lumabas kasama ang iyong mga friends, kailangan medyo maging lavish ka. You will pay Another issue, yung credit card. For example, Dennis Antinor. Pwede ka, Dennis. Iba lang, kapangalan mo lang. Okay. For example, Dennis Antinor, may asawa siya, tulay na. Pwede ka. Huwag naman. Tapos, si Dennis Antinor tumakbo sa ibang bansa. Pwede bang i-collect ng bangko sa asawa niya? Pwede yun. Okay? Kasi, conjugal properties, kasama din yung conjugal obligations. Ay, bro! Narinig mo ba ito? Oo, kaya ang mga asawa ka. Okay. Yung mga nakikinig. Ay, conjugal properties. Nako, magbasta gagastos. Batayan ng asawa. Oh, kasama ang conjugal obligation. Basta alam ng asawa. Kung hindi pa alam, pwede pa rin. Basta only within, up to the extent na naka-benefit ang pamilya. Okay. So for example, Dennis Antinor, ginamit niya yung credit card, kahit ano-ano, hello, kahit ano, bili-bili ng kahit ano, damit niya, papapogi, hala, damit.
Tapos umalis. Ang ulo mo sa akin, ha? Atorny. Hindi nga, ikaw. Kapangalan mo lang. Kapangalan mo lang. Dennis talaga. Okay. Pagkatapos noon, nawala si Dennis, pwede ba idemanda ng bangko ang asawa? Asawa. Pwede. First, pwede sabihin ng asawa, ah, it is not for the benefit of my family. So that is not conjugal obligation. That is the personal obligation of Mr. Dennis Atin Ordasekha. Oh, kaya binibili na puro iPhone 6 pa. iPhone 7 ang pinagbibili. Eh, pang personal na yan. So yung tinatawag na conjugal obligation, kailangan naka-benefit ang family. Oo. Kung hindi, personal mo yan. So kung lumubog naman sila dahil sa groceries, okay lang yan. It's part of the family. For the benefit of the family, conjugal properties yun, kasama din yung conjugal obligations. But still, bantayan yung asawa nyo. Oh, ganun yan. Mahirap na, naku mo. Eh, yung credit card ko naman, wala sa akin. Wala sa'yo. Nasa asawa ko yun. Mas delikado ba pag nasa'yo? Ito lang ako, medyo kasi medyo ako hindi ako ano eh, hindi ako masyadong ano sa... Hindi ma-monitor pagdating. Saka hindi eh, pag ako nakakita ng luha ng bata, ayun na. Nawawalan ako sa ulirat eh. Parang ano eh. Anak pa rin eh. Oo eh, pag kahit na siguro... Nagiging pusong mamon ka pagdating. Nakawin ko siguro yung credit card para pabili ko lang yung pinabibili ng bata eh. Yung iba nga, may nagsasabi sa akin, isang financial expert, don't bring your credit card. Kung alis kayo with your child. Oo, totoo yan. Kasi maku-hold up ka talaga. Pero mahirap sa dibdib, totoo mo eh. Saka maintindihan mo kung malaki na yung anak mo. Pag nagtitimanda rin, attorney. Pagka ano, yung tipong hindi pero, na, hindi ka na. Pero common talaga, dalawa lang. Don't spend within your means, beyond your means, and know your network. Yes. Kung yes. Alam mo yan, tapos na yan. Correct. Okay, wala tayo masyadong oras sa attorney. Saka namin pwedeng huntingin para sa mga credit card problems namin. Yes, pwede kayo mag-like po sa Facebook page po natin sa www.facebook.com/MarkTolentinoLaw. Mag-message lang po kayo dyan and I will answer all your questions. Or you can visit my website sa www.MarkTolentinoLaw.com. O sa mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or mag-viber sa 0917-329-5353. Or landline natin within Metro Manila, 209-6203. Okay, maraming salamat, attorney. Thank you, attorney. Basta tatandaan ninyo sa credit card, yan po ay hindi nyo pera. Oh, yes. Oh, pero yan yung pera, pwede nyo hiramin. Pag hiniram nyo, tatandaan nyo, hiniram nyo. Kailangan nyong bayaran. Basta kailangan nyong bayaran. Huwag ninyo itatrato yan na cash. Correct. Basta pagka may pambayad kayo dun sa loob ng savings ninyo sa ibang banko na kapag kainutang ninyo, okay yan. Pero pag lumampas ka, delikado na lagay mo. Oo, at tandaan ha, ang credit card kasi dapat for emergency purposes. Oo. At kung ano lang yung pangangailangan. Oo, pagka nakakita ka na ng lugar, emergency na yun. Minsan yun. Emergency na yun. Lalo pag hindi ka na kinakausap, pag hinahawakan yung kamay mo, gaganon din yung kamay mo. Kaya ano, natalikuran ka nalang agad, talayasan na. Tapos si parang hangin ka lang na dumadaan na, dinadaan. Hindi, basta tandaan, be responsible. Okay, maraming salamat. Kami po inyong nakasama. Ako po si Dennis Antinor Jr. At ako po si Vian Dacles. Hanggang sa muli, maraming salamat. Thank you, attorney. Magbabalik ang inyong Legal Minds. Bye!